Guys, unti-unti na naman lumalamig yung panahon. Di ba? Ramdam na ramdam na natin. Paano kasi ilang linggo na lang, Pasko na. Kaya tuloy para mawala yung ginaw na yan, napag-isip ako na magluto ng nilagang baka. Ito yung tipong nilagang baka na parang bulalo na rin. Dahil pinakuluan ko ito ng matagal hanggang sa lumambot at nilagyan din natin ito ng mais. Ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients. Guys, kung handa na kayo, umpisa na natin ito. Nagpainit lang ako ng tubig sa isang cooking pot at nilagyan lang natin ng whole peppercorn o yung pamintang buo. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung sibuyas. Papakuluan lang natin ito ng 5 minuto. Makaraan ng 5 minuto, ilagay na natin dito yung karne ng baka. Hiniwa ko lang ng malalaking cubes. At ang gamit kong parte dito ay yung tinatawag natin na beef chuck. O kilala natin sa tawag na paypay. At dahil naghugas naman ako mabuti ng mga kamay, kakamayin ko na to. Pagkalagay natin ng baka, mapapansin ninyo na nawawala na yung kulo. Medyo marami kasi yung nalagay nating baka at ang tendency nito ay bumaba yung temperature ng tubig. Hintayin lang natin hanggang sa kumulo uli ito. At kung kumulo na, takpan muna natin ito at ituloy lang natin ang pagpapakulo sa medium heat ng 2 oras. Makararang 2 oras, medyo may kalambutan na yung baka. Pero hindi pa ito kasing lambot ng gusto nating mangyari. Ang gagawin ko ngayon ay maglalagay lang muna ako dito ng mais. Parang yung sa bulalo, di ba? Pag nilagyan natin ng mais, mas lalong sumasarap yung bulalo. Hahaluin lang muna natin ito at pagkatapos ay tatakpan lang natin at itutuloy lang natin ang pagluto ng 1 oras pa o hanggang sa tuluyan ng lumambot ng todo-todo yung baka. Makaraan ng 1 oras pa. So total 3 oras na natin itong niluluto. Sobrang lambot na ng baka nito. At malasang malasa na rin. Pero kung gusto ninyong mas malasang malasa yung sabaw, pwede kayong magdagdag dito ng beef cube. Haluin muna natin ito. At mapapansin ninyo guys, oh, ito yung sample. Diba? Halatang halata naman natin na ubod ng lambot na. Kapag kinagat ninyo ito, hindi na kayo mahihirapan. Maglalagay lang ako dito ng patatas. 1 perasong malaking patatas lang ang gamit ko dito. Papalambutin muna natin itong patatas. So tatakpan ko muna itong ating lutuan at lutuin lang muna natin ito ng mga 5 hanggang 6 na minuto. Ngayon guys, malambot na yung patatas. Pwede na nating timplahan itong ating nilagang baka. Patis lang ang ilalagay ko dito at nasa sa inyo kung gaano karami yung ilalagay. And guys, ang suggestion ko dito, para masaya lahat, huwag nyo masyadong ramihan yung patis. Yung tamang-tama lang ilagay natin. Kasi pwede naman tayo maglagay ng patis kapag kakainin na natin ito. Ngayon naman, ilagay na natin yung repolyo. Pagkalagay natin ang repolyo dito, tatakpan lang natin itong ating lutuan at itutuloy lang natin ang pagluto ng 5 minuto. Pagkatapos nito, ilipat na natin sa 1 serving bowl at iserve na natin. Para sa akin, 1 platito lang ng patis na may kalamansi at sili ang katapat nito. Talo-talo na yun! Kayo ba, ano yung paborito ninyong sausawan o dipping sauce o seasoning man lang na nilalagay dito sa bulalo habang kinakain ito? Alam nyo guys, importanteng marinig ko yung feedback o yung mga sagot galing sa inyo. Nang sa ganun ay pareho tayong matuto sa isa't isa.
Sana guys, mag-comment kayo tungkol dyan. Ngayon guys, ready na tayo. Sana nakapagsaing na kayo. Maraming salamat ulit sa walang tigil ninyo at walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating mga videos. Sana yung mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel para ma-notify kayo kaagad kung may bago tayong video na na-upload. At i-follow nyo rin ako sa Instagram. Pagkatapos nating mailipat sa isang serving bowl at mainit-init pa, eto na ang ating nilagang baka ala bulalo. Kain na tayo?